good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga tagapanood. Maraming salamat sa mga nagsusubscribes at sa mga baguhan, subscribes na rin kayo. I really appreciate all of you sa inyong mga like, comment. At sa nga pala guys, kapag nag-upload kami ng video, huwag kayong magko-comment ng hindi about sa aming mga ipinos. Kasi nag-e-effort kami dito ng todo para sa inyo, tapos magko-comment kayo ng hindi tugma sa aming mga post. So, nai-spam yung aming video. Sayang ang pinaghirapan namin. Sayang ang pagbabasa namin sa inyo. At yung aming pagod at pagtsatsaga para ma-upload lang ang video namin para sa inyo ay nasasayang. Okay? So, guys, habang ipiniprepare ko ang table ko, ano, ang table ko, ay habang ipiniprepare ko siya ay minapipila ko dito na may nagpaparamdam at may gustong gumalik. Okay? Ito ay dahil sa unfinished business ninyo na nararamdaman ko. Na meron tao na bigla nilang nawala, bigla nilang nag-block-block sa isa't isa, o bigla nilang nagselos ng hindi alam kung anong dahilan, o nag-away ng walang dahilan, yung mga ganon. O karamihan dito ay long distance relation ang napipil ko, at meron dito na napapanaginipan. Nag-iisip siya, bakit kaya napanaginipan ko siya? Hindi ko naman siya iniisip, yung mga ganon. Bakit kaya bigla siya nagparamdam? Bakit kaya te-text siya, no? O minsan nakikita nyo na lang sa inyong achieve message ay naroon na kanyang message, okay? So meron akong ganong napapansin o na kumbaga napipil sa inyo, right? So magpipick a card tayo ng ating pamagatay unfinished business, okay? Unfinished business, okay? Oh, under the deck love, okay? Sa ating mga undiscared women. Meron ditong tungkol talaga sa pagmamahal. Yun talaga ang napipil ko ngayon eh. So, magpipick a card ulit tayo. At, oh, you see, meron ditong yang and yang. Okay? So, pick a card. Unfinished business tayo. Tingnan natin kung ano ang masasabi natin. Kung ano ang ating pick a card. At kung ano ang ating unfinished business. Okay? So, sa huli ng aking bara, ng aking video, ay meron akong question get answer. Kung gusto nyo ay, kayo ay magko-comment o magtanong sa akin. Okay? Oh, bukas siya. Bukas siya, guys. Bukas. Okay? So, tingnan natin at yan na lang muna. Dalawa ang ating tarot at bibigay ako sa inyo ng another information pa. Okay? Okay. So, pick a card and finish business. Okay, sa mga taong bigla nilang napanaginipan, bigla nilang nagparamdam, bigla nilang naisip, o bigla nilang naalala, no? Ito ay para sa inyo. At kung napipil nyo ang baraha ko at ang mga sinasabi ko sa inyo, so ibig sabihin, kayo ay resonate. Pero kung hindi kayo resonate, leave it, okay? Alright, so hinga ng malalim at feel sa ating dalawang pick a card reading kung ano ang inyong masasabi sa unfinished business ninyo. Alright? File number 1 and file number 2. Okay. Alright. So, sa pumili sa atin ng file number 1, no? Ito ang file number 1 sa pumili ng unfinished business. Okay? Ito ay unfinished business natin. Ano ang sabi ay, it is safe for you to love. If it's safe for you to love, at ang sabi ay creativity. Okay? So, meron akong nakikita o nararamdaman sa pumili ng file number 1. Na file number 1, naiisip ko na ikaw ay nakamove na sa past at ikaw ay masaya sa feeling ng iyong asawa, karelasyon, o kalibing partner. Okay? Ito'y depende sa inyong mga sitwasyon. Tingnan natin kung ano masasabi ng ating collective love reading, alright? The file number 1. Ang finished business ito, okay? Ang finished business. So, meron ako ditong nakikita na. You see, victory. Ikaw sa mga oras na ito ay talagang kitang-kita ng tao kung papaano ang buhay mo ay masaya, ang love life mo ay masaya, ang mga social media posts mo ay masaya, okay? So, tingnan natin. At meron ditong new opportunity and clarity. You see, meron doong
kumbaga nakamubuon ka sa buhay mo, nakamubuon ka sa sakit na dinadanas mo, okay? Dahil meron diyang victory at ikaw ay talagang hinahangaan ng mga tao at nang nasa paligid mo kung papaano ang buhay mo, okay? So meron dito nagdesisyon, okay? Nagdesisyon na mag-moving on at talagang sasabihin niya sa sarili niya na kailangan kong ipakita ang aking pagmamahal sa taong aking kasalukuyang karelasyon at ako ay mag-moving on at sa mata ng maraming tao ako ay moving on at higit sa lahat sa taong nanakit sa akin o nang iwan sa akin o unfinished business. Okay? Alright? Tingnan natin. Ten of Pentacles. At meron ditong Karma. At meron ditong Four of Wands. At meron ditong Happiness. At meron ditong 8 of Pentacles. Okay. So, dito, sa nakikita ko dito, you see, 2 of Pentacles. So, ikaw ay nagdadalawang isip. Okay? Ang person mo ay nagdadalawang isip na mag-offer ng love sa iyo. Okay? Why? Dahil may karma siya. Okay? So, ikaw ay stable ngayon at ito ay sa mata ng maraming tao, ikaw ay talagang active o talagang sikat ka. Kumbaga, maganda ang paningin mo sa mata ng maraming tao dahil may pera ka, may trabaho ka, naka-moving on ka, at ikaw ay standing on the ground sa tuwing magpo-post ka, marami nag-aabang sa iyong marites, ano kaya siya, kamusta na kaya siya, ikaw ay talagang naka-move on sa iyong mga nakaraan at ito ay talagang trabaho mo, okay, ang iyong pera, okay din, no? At ikaw ay merong karma, ang person mo ba ang may karma dahil dito ay merong Queen of Cups na ito ay isang lalaking mapagmahal at talagang decision is made, no? Na ikaw ay mag-priority sa buhay mo, sa pera, sa trabaho, sa social media, sa sarili mo, o sa may mga anak ka, single mom ka, ganun. At meron ditong meron ditong guarda, papakita ko sa inyo. Okay. Meron ditong tao, okay? May tao dito nagdadalawang isip na magka-meron ng communicate sa inyo o mag-text sa inyo dahil naaalala niya ang nakalipas at naaalala niya kung ano ka at sino ka para sa kanya, kung ano ka at kung paano mo siya minahal. Meron siyang gusto niyang mag-communication sa iyo, mag-text, tumawag o puntahan ka ng personal, nagdadalawang isip siya, okay? So, ito ay isang taong mapagmahal o ikaw ba ang to ang mapagmahal at siya ay may karma sa iyo, okay? So, ang karma doon ay yung babalik siya kasi ang finished business ito, right? Okay. So, Holy Spirit, Angel Spirit, clarify ng karma sa pumili ng file number 2. Number 1. Oh, meron ako. Siguro significant sa inyo ang file number 2, okay? Kasi meron akong number 2 na nasabi. Okay, ito ay 10 of Wands in the reverse. So, sa kabila ng pangiiwan niya o ang business na ginawa niya sa iyo na hindi ka niya pinagtuunan ng pansin, hindi ka niya binigyan ng halaga, sa lahat na nangyari sa inyong hiwalayan o cool off kung ano man sitwasyon meron ka, ikaw ay victory, ikaw ay peace, ikaw ay okay lang, kung wala, kung ayaw mo, wag mo, yung mga ganon, no? So, ikaw ay merong opportunity na nagkameron ng standing on the ground at ipakita kung sino ka sa kanila, okay? So, hindi ka burden dito, hindi ka masyadong ng problema dito sa taong ito dahil alam mo, inisip mo na may karma siya, okay? So, yun yung pinanindigan mo sa sarili mo, balang araw. Hindi mo ma-appreciate ang pagmamahal ko, hindi mo makita kung anong pagmamahal ko, hindi mo makita kung sino ako, balang araw may karma ka. So, ang karmang iyon ay yung pagdadalawang isip niya ngayon, na babalik siya, gusto niyang makipagkita, gusto niyang tawagan ka, okay? So, meron ganun. At dahil dito ay may mag-o-offer ng love ulit sa inyo, okay? So, tingnan natin kung this is, it's too late. Tingnan natin, okay? Holy Spirit, Angel Spirit. Please clarify na karma. Di pa tayo tapos sa karma. Oh, you see, 10 of Pentacles and Ace of Wands. Okay? So, sa kabila ng, ito'y baliktad na nangyari, okay? Ikaw o siya. Siya ang namroblema nung iniwang kanya sa akala niya siya makakamove on, pero hindi. Ang nangyari, ang karma doon ay ikaw ay naging masaya
Ten of Cups at ikaw ay nagkameron ng new opportunity sa buhay mo na maging masaya, maging standing on the grounds, okay? Maging masaya at stable relationship ka, so kung anong meron ka at ikaw ay may magandang trabaho, may work, ikaw ay may teamwork at ikaw ay may pera, no? So ikaw ay victory sa mata ng maraming tao at sa iyong kasalukuyang karelasyon dahil ito ay meron to King of Cups na ito ay isang babae o lalaking mapagmahal at mapangunawa na alam niya kung ano ang kanyang dapat susundin. Meron ditong nagdesisyon, okay? Meron ditong nagdesisyon. Tingnan natin. So, meron ditong death, okay? Siguro ito yung pass mo at nagsisisi siya, okay? Nagsisisi siya sa ginawa niya, okay? Tingnan natin. Holy Spirit, Angel Spirit, please clarify ng decision is made sa file number 1. Tanggap kayo guys, okay? Oh, ito ay strong partner relationship at meron ditong pain, okay? Okay. So, meron ditong karma, okay? Kayo ay strong relationship ng taong ito o kayo ay mag-asawa, depende sa inyong sitwasyon, na nakipaghiwalay siya at unfinished business ito, okay? At nag-cause sa inyo ng independente, okay? Dahil sa pain. Alam mo, sa ating buhay, sa lahat na nangyayari sa atin, kung ano at paano tayo tratuhin ng mga taong mahal natin at kung paano tayo saktan, doon tayo nagbabago eh, okay? Doon tayo nagbabago. Pero ito yung isang strong relationship, no? Queen and King of Wands, ano? So, ito ay strong relationship. Are you dealing with the Leo, okay? So, meron ditong fame, no? So, meron ditong isang naging single o yung karma na nangyari sa kanya ay ngayon ay wala siyang makitang partner na kagaya mong magmahal, kagaya mong mag-care. Yun yung nakikita ko dito. Okay, guys? Alright? Well, meron ditong karma na meron ditong Ten of Pentacles at Ace of Pentacles. Ten of Cups at Ten of Pentacles. Hindi ito burden sa iyo. Kumbaga, may nakita ako dito, guys, okay? Toxic ito, okay? Itong babae man o lalaking karelasyon nyo. Either palagi kayong nag-aaway, palagi nagseselos, palaging control, palaging walang pera, palagi may pagtatalo, may pag-aaway sa inyo, okay? Meron kayong damdamin na hindi mapagkasunduan ng taong ito na palagi kayong nag-aaway, okay? At ang karma dito ay good karma sa iyo, bad karma sa kanya, okay? Dahil ikaw ay naging peace, naging marami kang naging idea, kumbaga nagawa mo lahat ng gusto mo, naging parang single ka, at nag-enjoy ka sa social media, nagka-trabaho ka, nagka-pera ka, at marami kang manliligaw. Yung mga ganon ang nangyari sa iyo, at talagang ikay confident na confident sa sarili mo nung naghiwalay kayo ng taong ito, okay? Kahit may pain ka dito. Ito ay isang tungkol sa kasal o isang relationship, okay? So, tingnan natin, ano itong panimula sa iyong buhay na Ace of Wands? Okay. Oh, tower. Okay. Biruin mo yan. Oh. Okay. So, guys, ang taong ito ay hindi ka binigyan ng importansya o komunikasyon ng maayos. Okay? Wala siyang communication sa iyo ng maayos. Kumbaga, palagi siyang nag-holding back sa kanyang tower. Palagi kanyang iniiwanan. Palaging ito ay may pagbabago. Kumbaga, sa iyong panimula, nandoon nakita mo ang pagbabago sa buhay mo na okay ka lang na wala siya dahil toxic ang taong ito, okay? So, sa panahon na ikaw ay okay na, okay? Sa panahon na ikaw ay okay na, ikaw ay stable, ikaw ay may pera, ikaw ay naka-moving on, ikaw ay may bagong karelasyon, o ikaw ay may bagong manliligaw, stable ka sa social media, maganda ka, active ka, may pera, may trabaho, may lahat, bigla siyang nagpaparamdam, okay? Bigla siyang gustong magkamero ng communication. Pero alam niya sa sarili niya na doon sa unang basa ko, mayroong, you see, oh, umalis siya kasi eh. Ngayon, ayaw mo na, hindi na mag-grow at ito ay nagkamero ng pag-iisip sa kanya. Ito ay isang emperor, ito ay isang ama o ina, okay? Ito ay, kumbaga, ito ay nagsisisi siya sa ginawa niya, sa paglayo, oh, sa pag-iwan sa iyo. Ang finished business ito. Pero late ito guys, late. Dahil alam ko, pero wala akong nakikita. Meron ditong mapagmahal o nag-offer ng love sa iyo, okay? Na hindi ko alam kung tinanggap mo ito o may bago ka ng karelasyon sa ngayon.
At ang sabi nga ay, it's safe to you to love. Okay, it's safe to you to love. Wala akong nakikita dito na reconciliation sa iyong past. Pero meron ditong bagong manliligaw o bagong karelasyon na masaya ka at alam mo sa sarili mo na yung unang relasyon mo ay toxic talaga. Okay, toxic talaga yun. Kaya, yung unfinished business nyo ay nitong gusto niyang magparamdam, nagdadalawang isip siya dahil alam niya nasaktan ka niya eh. Nagdadalawang isip siya na kumontak sa iyo, makapag-communicate sa iyo, no? Ay, late na siya kasi hindi mo na siya matatanggap, kilala mo na siya eh. Kilala mo na, paulit-ulit lang, ganun lang at ganun, no? So, tingnan natin kung ano pa ang masasabi sa file number 1. Okay? So, breathe through the tension, no? Breathe through the tension, ang sabi dito, okay? So, yung tension mo, yung mga stress mo, yung mga fast life mo ay talagang iniwaglit mo na yan. Kasi ikaw, ang tingin ko dito sa'yo ay ikaw ay nag-moving on at ikaw ay talagang masaya sa kasalukuyang sitwasyon ka meron ka. Okay? Parang ikaw ay nagdalaga, nag-ayos ka, sa social media, ikaw ay talagang active na active, no? Trust in the universe. Trust the universe. So, iyan yung talagang sinasabi ko sa inyo na mag-trust kayo sa universe dahil alam niya kung anong plano. So, kung kayo man ay hindi nagkaigi ng taong ito, ng karelasyon mo, o kalibin mo, o asawa mo, mayroong mas magandang plano pa ang ating gabayo, ang ating Diyos na buhay, okay? Dahil sila ang totoo nakakaalam ng ating kasalukuyan. Pero, sa kabila ng pang-iiwan niyo sa'yo o hindi pagbibigay ng halaga sa iyo ng taong ito, ay siya ang nakarma. Siya ang nakarma. Kasi, imbis na, baligtad, imbis na ikaw ay magpaka-iyak-iyak, magpaka-ano-ano, ikaw ay hindi na mo problema. Ikaw ay may trabaho, may bahay, may bagong maniligaw, active ka sa social media, kumbaga masaya ka, marami kang idea sa sarili mo, no? At ikaw ay naka-moving on. At siya naman ay baligtad. Hindi siya makakuha ng kanyang new love. Alam niya na siya ay nagkamali sa iyo. Hindi siya makabalik. Nagdadalawang isip siya. Pero it's too late, no? Unfinished business, but it's too late. Okay. So, ano significance sa inyo? Okay. Tingnan natin kung ano pang significance sa file number 1 sa pumili. So, sa September, okay? So, sa September ay meron significant kung ano man yun sa inyo ay bahala na kayo at meron ditong number 14. So, Google, yung isearch sa Google ang number, lucky number ng 14 at bahala ka na, okay? So, tingnan natin kung ano pa. So, are you dealing with the Aries, Leo, and Sagittarius? Depende sa inyong mga sitwasyon. Depende sa inyo, okay? Kung sino man ang dealing ng Aries, Leo, o Sagittarius. So, lucky day ay number 20, okay? So, lucky day nyo ay number 20. At are you dealing with the Aries, Leo, and Sagittarius? At sa September ay meron significance sa inyo, okay? Alright, sa ating pumili ng file number 1. Alright, so, moving on tayo sa ating question get answer. Gagamitin ko itong aking ginawang card. Okay? Oracle card. Okay. So, question get answer tayo guys. Alright? Question get answer. Pili na kayo at comment kayo sa baba. Question get answer. Thumb up. Notification bell. Don't forget to thumb up a notification bell para updated kayo sa aking video. Okay? Isel 77 TV channel. Alright, okay. Question, get answer. Question, get answer. Okay, question, get answer number 1. Question, get answer number 2. And question, get answer number 3. Okay. So, let's see. Let's begin. Are you ready? Kung sino ang pumili ng file number 1, question, get answer number 1, ang sabi ay gusto kong makasama ka sa pagtanda ko, forever love. So, ang sagot ay yes. Okay. So, you see, kung sino man yung nang iwan ngayon, naiisip niya na gusto kanyang makasama sa pagtanda niya. Okay? So, gusto kitang makayakap sa gabi. Okay? So, yes again. At ito ay, tala mo, ito ay tungkol sa iyong past life kung sino man yung nang iwan sa iyo. Ngayon ay naiisip niya at naaalala ka niya sa gabi. Gusto kitang kayakap sa gabi. So, yes again. Okay? So, ano pa? Huwag na huwag kang manghihinayang sa taong ikaw mismo sinayang.
nakakatuwa naman tong basang ito at talagang ano, sabi ko sa inyo tong lalaking ito o babaeng ito sa inyong unang karelasyon ay toxic, ano? At ang sabi dito, huwag na huwag kang manghihinayang sa taong ikaw mismo ang sinayang. So, ang sagot ay yes again. At ito ay para positive. At alam nyo kung ano ang naging karma ng inyong person sa inyo dahil ay ngayon nag-iisip siya ng gusto kanyang makasama sa pagtanda niya, forever love. Ngayon niya napipil yun, pero it's too late. At ngayon ay gusto kang makayakap gabi-gabi at huwag kang manghihinayang kung sa ikaw mismo ang taong sinayang. Huwag na huwag kang manghihinayang sa taong ikaw mismo ang sinayang. Okay? So, thank you so much and thumb up. At I really appreciate your comment and like and subscribe. See you soon. Bye! Alright, guys. Sa pumili ng file number 2, okay? Sa pumili ng file number 2, tingnan natin kung ano ang significant sa inyo ng unfinished business na inyong sitwasyon, okay? Intimacy, okay? Intimacy at pay attention to the red flag, okay? So, guys, meron akong napapansin sa inyo o nakikita sa inyo na kayo ng taong ito ay nagsama at kayo ay talagang nagkamero ng malalim na relasyon sa isa't isa, okay? So, meron ditong ilang beses nagkita sa hotel, ilang beses kayong nagsama ng kayong dalawa lang, pay attention to the red flag, ano? So, meron ditong nang iwan pagkatapos makuha ang lahat at meron ditong nang iwan pagkatapos gamitin ang lahat. Okay? So, may nakikita ko dito sa file number 2 na gano'n. Alright? So, let's see. So, sa huli ng aking video, meron akong question get answer sa inyo. Okay, guys? Holy Spirit, Angel Spirit, please, what is the main energy for the collective file number 2? File number 2. Tingnan natin, guys. Meron ditong unfinished business na nang iwan sa inyo pagkatapos kayong gamitin o matikman ang inyong mga matatamis na alindog, ang inyong mga alindog. Okay, unfinished business ito, okay? Alright. Sa pumili ng file number 1, so, meron ditong nag-moving on sa kabila ng iniwang kapag katapos ng lahat. At meron ditong 9 of Pentacles. Meron ditong nag-isa at nagkameron ng opportunity sa sarili niya. See, contract kayo nito, okay? At meron ditong devil, guys. May devil dito at strength. Okay, so, 8 of Pentacles, the High Priestess, and the Queen of Wands. Alright. So, may nakikita ko dito sa inyo na pagkatapos kayong makipagkita ng ilang buwan o kayo nagkameron ng relasyon nito o kalibing partner nyo, kayo ay nagkaiwanan at pagkatapos ng lahat ay parang inisip ng isa sa inyo ay kayo ginamit lang, niloko lang kayo, walang paalam, boom, basta wala na. Okay? So, ngayon, ito ay devil. Okay? May devil dito yung iwanan at yung walang trust sa isa't isa at meron ditong contract relation. Okay? At nag-cause ito sa inyo ng independente o kayo ay naging mag-isa lang dahil nga iniwang kayo. At meron ditong attention to the red flag, okay? At meron ditong the Empress. At meron ditong 9 of Pentacles at the Chariot. So, ibig sabihin, kayo ay mag-moving on dahil mas pinili nyo na maging masaya kahit kayo ay mag-isa. At meron ditong pay attention to the red flag dahil meron ditong devil. Ang devil dito ay naaalala mo ang kanyang pagmamahal, kung paano siya naging sweet sa'yo. Pero may devil dito, ano yon? Ayun yung sinasabi na kapag, kumbaga parang ngayon magkagalit kayo o ngayon magkahiwalay kayo. Pero kapag ito'y tumawag, kapag ito ay nagsabi ng parang alam niya kung paano ka paamuin. Alam niya kung paano ka himukin ng taong ito, devil. Ang devil dito ay yung ikaw ay paulit-ulit na nagtitiwala, paulit-ulit na pagbalik sa kanya kahit ikaw ay nagmumukhang tanga o nasasaktan pagkatapos ng lahat na nangyayari, okay? Attention to the red flag, okay, sa file number 2. Attention to the red flag at may nakikita ako sa inyo na
binibigyan ka ng lakas para mag-working out ito, okay? High priestess, alam mo sa sarili mo na ikaw ay maninindigan sa sarili mo na ikaw ay magiging masaya sa buhay mo, okay? Mag-moving on ka, okay? So, let's see kung ano ito, okay? Clarify natin itong devil, okay? See, may lihim dito, guys, okay? May lihim dito. The Emperor and the Reverse, oh. May lihim dito, guys, na itong taong ito, pagkakatapos nyong gamitin, wala lang. Ganun siya. Okay? So, kayo naman, pagka na nagkasama kayo o kung may nangyari sa inyo, feeling nyo okay na uli kayo, feeling mo, ah, masaya na ang yung damdamin mo, masaya, feeling complete ka, pero pagkatapos noong mga isang araw, tatlong araw, isang linggo, ganun na naman, balik na naman, devil ito, okay? Devil dito, at ito'y contract relation. Pero, ikaw ay palaging mag-isa lang. Kumbaga, magka-relasyon kayo, pero isa, mag-isa ka lang, okay? So, meron ditong laging pagtanggi sa alok, o meron ditong laging nag-holding back sa inyong pagsasama, okay? So, let's see kung ano itong devil. Woo! You see? Anxiety. Hindi mapagkatulog at stress. King of Wands. At ito ay King of Swords. So, meron ditong katotohanan, at meron ditong King and Queen, okay? Kayo ay strong relationship ng taong ito, okay? Pero kailangan mong makita ang katotohanan. Pay attention to the red flag na ikaw ay palaging anxiety o stress sa taong ito, okay? Pay attention to the red flag, alright? Nasaan na yung Queen of Wands, okay? So, moving on tayo sa ating the Hierophant. Ito ay isang kontrata o isang tradisyon, okay? So, tingnan natin. Holy Spirit, in the Spirit, clarify ng Hierophant. You see, may blockades dito, guys. Knight of Cups. King of Pentacles. Inooferan mo siya palagi ng teamwork. Ikaw ay gumagawa ng paraan na kayo ay maging maayos, maging mabuti kang partner, maging mabuti kang asawa, maging mabuti kang girlfriend, boyfriend. Pero may blockages dito. Ano yung blockage? Ayun yung devil dito na anxiety, stress, dahil kailangan mo makita. May truth dito, may katotohanan dito, dahil dito sa una ay, you see, meron ditong King of Swords and Queen of Swords. Palagi kayong nagtatalo, nag-aaway ng taong ito pagkakatapos ninyo, okay? Ano ba yan? So, ano itong independente? You see, oh, lumabas na naman siya. Queen of Swords, independente. Kinat mo rin ito, oh. Unfinished business na talagang kinat nyo ito. Moving on ka. Oh, strong relationship ito, guys. Strong relationship. O kasal kayo ng taong ito. O kalibing partner mo ito ng mahabang panahon. Sandali lang at may nalaglag. Ay, nako. Ah. Okay. So, Four of Pentacles, you see? Palaging nag-holding back. So, ano yung strength at nagbibigay sa iyo ng kalakasan para magpatuloy sa buhay mo at ikaw ay talagang yun. May anak kayo ng taong ito. Kaya palagi kang babalik at babalik sa kanya. May anak ka. Naninindigan ka dahil sa mga anak. Ang finished business ito, dahil ito ay pinipilit mo mag-working out sa inyo, pero siya ay laging nag-holding back at pagkakatapos ay aalis at tapos ay hihingi uli ng sorry. Paulit-ulit. Ito ay devil situation. Ikaw ang palaging nagpapatibay ng relasyon, stable relationship, at palagi kang nag-uumpisang magpatawad sa taong ito pagkakatapos ng katotohanan na makikita mo ito na sabihan o bigyan ng another pagkakataon sa buhay mo. Paulit-ulit. Okay? Hihingi ng tawa. Hihingi ng sorry. So, tingnan natin itong The Empress. Go-holding back nga ito, oh. Dinidepensahan niya sarili niya para sa pamilya.
Yes, may nakikita ako dito, ikaw ba o siya, okay? Ito ay, meron ako dito nakikita na dalawang babae, okay? Dalawang partnership, okay? So, ibig sabihin, wala naman ako nakikita dito, Three of Swords, pero meron ditong unfinished business sa kabila, okay? Hindi ko alam kung ikaw ang unfinished business sa kanya o ang person mo ang unfinished business sa kabila, okay? Depende sa inyong sitwasyon. At gusto nito ay kalinawan at kaligayahan sa inyo, okay? May nag-o-offer dito ng Page of Pentacles at meron ditong balance relation dahil meron ditong nagjajagiling at ito ay burden sa kanya na kailangan niyang tapusin ang isa, okay? So, may nakikita ko dito dalawang partnership, Queen of Swords at Queen of Wands. King, Queen, and King and Queen of Swords, no? Dalawang partnership dito meron, okay? So, meron ditong pagkakagalit dun sa isa, pupunta dun sa isa, tapos maghihingi ng sorry, aalis ulit, babalik ulit, mag-holding back ulit, mag-working out ulit si relasyon. Doon sa isa, ganun din. So, meron ditong dalawang tao na unfinished business palagi doon sa kabila at sa iyo. Okay? Depende sa inyong sitwasyon. So, meron ditong mag-moving on. Okay? So, may mag-moving on. Kita mo yon. Ang nag-moving on dito ay yung ina at ang bata lang. Okay? So, meron ditong nag-isip at ito ay attention to the red flag na kung babalik sa inyo ang taong ito ay attention to the red flag. Kayo ang nakakaalam ng inyong sitwasyon. Basta inyong isipin na kayo, kasi meron ditong strong relationship, strong magnetic sa inyo itong pinagsasamahan ninyo. Meron pagkaka madampi ang kalang ng taong ito ay talagang ikaw ay naglalaylo agad. At pay attention to the red flag, sabi ko sa inyo, kasi ang taong ito ay may unfinished business sa kabila, unfinished business din sa iyo, okay? So, let's see kung ano pa ang sabi ng ating ano. Attention to the red flag na lang ang masasabi ko sa inyo, kasi masyadong malalim ang sitwasyon ng file number 2 dahil meron ako nakikita ditong dalawang unfinished business, okay? Ikaw ba o ang person mo ang meron na ganito, okay? So, pagkakagalit dun sa isa, meron dun sa isa. Pagkakagalit dun sa isa, meron dun sa kapila. Ay, sus. Okay? So, speak your words into being, okay? So, magpakatotoo ka na lamang o ihinga mo ng malalim ito sa iyong gabay. At ikaw ay mag-open ka, i-open mo sa iyong gabay, sa iyong sa halimbawa sa simbahan, i-open mo, iiyak mo lahat itong nararamdaman mo ito, itong kabigatan sa iyong sarili, kung ano ba ang dapat mong pagdesisyunan, kasi attention to the red flag doon, okay? So, unfinished business sa iyo, tapos unfinished doon sa kabila, pagkakaayos nyo ng kabila, doon sa kabila hindi, ayos sa kabila, meron doon sa kabila, okay? So, pay attention to the red flag kayo, guys. Okay? Kung sino ang pumili sa file number 2, paki-comment na lang sa inyo. Gusto ko makita ang comment nyo. Thumb up at click notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ezel 77 TV channel, alright? Okay. So, ano ang significance sa inyo ng buwang ito? Anong significance sa inyo? Tingnan natin kung anong significance na mangyayari sa inyo. Okay? So, I miss you. You see? I miss you. So, ang taong ito, kapag nga sabi ko sa inyo, attention to the red flag, kapag kayo nagsasama nito, ikaw inalubag ang loob, at saka, halimbawa, magkakatapos nyo, may mangyayari sa inyo, okay ka na ulit. Pero pag dadating ng halimbawa, tatlong araw, isang linggo, isang buwan, gano'n na naman, babalik na naman siya sa dati niyang ugali. Okay? So, tingnan natin. So, September at Lucky 14 ang inyong number. Tingnan nyo sa Google kung ano ang significant ng Lucky 14 at meron ditong September ay significant sa inyo. Okay? So, attention to the red flag. Alright? At 33 at December. Okay? So, dalawa. Isang September, Lucky 14 at Lucky 33. Tingnan nyo sa Google kung ano ang significant ng inyong number na ito at minsan, at meron ditong nakakamiss. Ikaw ba ang namimiss mo ang person mo o siya? Okay? Depende sa inyong sitwasyon. Alright? So, okay. Question get answer tayo, guys. Okay? Gusto ko makita ang inyong mga comment. Alright? Sa ating question get answer. Okay? Alright. Are you ready? Question get answer sa file number 2. Alright. Oh, ang gulo nyo, oh. Ang gulo-gulo nyo. Ang gulo na sitwasyon nyo dito. So, question get answer number 1.
Question get answer number 2 and question get answer number 3 sa pan number 2. Alright. So, are you ready guys? Comment and like sa aking video. Alright? So, sa susunod na buwan, big happy change. Okay? So, ang sagot ay yes. Sa susunod na buwan, big happy change. Okay? At meron ditong di ko man maisigaw sa buong mundo kung sino ang mahal ko, sapat nang alam natin parehas na ikaw ang tinutukoy ko. So, meron ditong dalawang partnership na sinasabi ko sa inyo. Unfinished business na iyo, unfinished business dun sa kabila. Attention to the red flag, okay? So, hindi man daw niya maisigaw sa buong mundo na mahal ka, pero alam mo na mahal ka ng taong ito. So, ibig sabihin, meron ditong third party o meron ditong original at meron ditong second wife o second karelasyon. Bahala kayo sa inyong sitwasyon kung ano at saan kayo ang inyong sitwasyon. Okay? So, sa file number 1, ang pumili ay yes. At sa file number 2, ang pumili ay no. Dahil ito ay di ko man isigaw sa buong mundo kung sino ang mahal ko, sapat na nating parehas na ikaw ay malaman na parehas na ikaw ang tinutukoy ko. So, ito ay para sa akin ay no, okay? Dahil ito ay lihim na gusto, okay? At ito ay parang hindi niya maisulalat, kaya no ang sa akin. Forgive him her, okay? So, ang sagot ay yes again. Okay, sa file number 1 ay no, ay yes, excusa. Sa file number 1 ay yes, sa file number 2 ay no, sa file number 3 ay yes. Okay, attention to the red flag, forgive her or him. So, sa pagbibigay nyo ng pagpapatawad, no, sa taong ito, pay attention to the red flag, okay? Pay attention to the red flag at bahala kayo sa inyong sitwasyon kung ipagpapatuloy nyo, kung tatanggapin nyo ang taong ito, right? So, thumb up and thank you so much sa like, comment, and subscribe sa channel ko. Click notification bell para updated kayo sa aking video. And see you in the next one. Bye!